Bali, ginawa ko itong rockless pink kasi yung base ng punong ito ay di maganda. Kaya para magawan siya ng paraan, kaya ginawa ko na lang siyang rockless pink. Sinakatanim kasi ito noon sa flower pot. So yung ugat niya ay mahaba. Kaya nung lipat ko na siya sa training pot na plastic pa rin, ay nung pag tingin ko sa base niya ay di maganda. So kaya para magawa ng paraan ay ginawa ko na lang tong rockless pink. So kaya ito na siya ngayon, rockless pink na siya. Siguro mga 1 year ay checkin ko na yung ugat niya. Pag malalaki na itong mga ugat dito ay dandahan ko na itong i-expose. Pero sa ngayon, hayaan ko lang siya munang ganito para lumaki pa yung ugat niya doon sa nakakapit sa bato. Pero maraming ugat yan na nakakapit sa bato. Ito na, malapit ko nang matapos. Pinutol ko lang yung video para di masyadong mahaba. Pag nag-train tayo ng ating mga puno, ay kailangan din nating tanggalin itong mga dahon niya dito sa may bandang ilalim para malinis siyang tingnan. Kasi pag di mo yan tinanggal, di siya malinis tingnan. Pero pag tinanggal mo yan,
malinis yung tingnan. At saka ito ring mga dahon na nandito sa ilalim, yung mga sucker branch niya ay dapat din natin tanggalin. Pero sa susunod kong video nito, may correction akong gagawin dito. Kasi yung puno natin ngayon, mapapansin nyo, yung canopy niya dito ay masyado nang malapad kumpara sa laki ng trunk niya at saka sa taas ng ating puno. So sa next na video ay ipakita ko sa inyo ang gagawin ko ditong correction para mas compact siyang tingnan. Kasi dito ngayon, pangitingnan, masyado siyang malapad. So sa susunod na video, abangan nyo at ipakita ko kung ano ang gawin dito. May tanggalin ako dito na mga sanga. Yan yung harap niya. Ito yung left side view niya. Tsaka ito yung back view niya. Ito yung right side view ng ating puno. Trim ko lang. At balik tayo sa harap. Ito yung kanyang harap. Ay, tinanim ko itong punong ito dito sa bato last April 2019. Ito lang ngayong taon. Di ko muna ito i-expose ang kanyang ugat at pinapalaki ko pa yung mga ugat niya dito sa bato. Mga 1 year siguro, i-check ko yung mga ugat niya. Pag malaki na yung mga ugat niya banda dito sa my base, ay dandahan ko na expose. Pero di ko to i-expose nang bigla. Dandahan lang. Siguro hanggang dito lang muna. Mga ilang buwan, dito na naman. Para yung mga ugat na maliliit ay may chance ang mabuhay. So ayan, natapos na natin. Abangan na lang natin ang sunod na video ng punong ito para makita nyo yung gawin kong correction sa kanya para gumanda pa siya. Ito po yung 360 degrees angle ng puno natin. Ito yung right side niya. Ito yung likod ng ating puno. Saka ito yung kaliwa ng ating puno. Saka ito yung kanyang front. Kunan ko lang ng close up view ang punong ito. Ito yung close up view niya. Ito yung sa ilalim ng ating puno. At kung nagustuhan nyo ang video ng ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na nagusto rin matutong gumawa ng bonsai. At para may idea rin sila kung paano gawin ang bonsai. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin. At paki-pinot ang bell notification button para ma-notify kayo sa mga susunod kong gawing mga video. At salamat sa panonood.